Simula nung namatay yung tata nila at nag-apply ako sa Manila, kumuha na ako ng passport para iniisip ko yung kinabukasan nila. Tuwing makikita ko sila, maliit pa, masakit eh. Hindi ko mabihira. Ngayon, sa awa ng Diyos, ilang buwan ako sa Manila, nakaalis din ako. Sorry yan. Gusto ko mag-aaral sila na maayos. Kahit wala ng tate nila, matatapos nilang pag-aaral. Magkapag-aaral sila ngayon. Hindi nangyari. Bad years. Diretso ako nung nag-apply ako. Hindi ako umuwi. Kasi gusto ko talaga na makauwi nung pinagpangurang kong may bunga. 15 years, hindi na kami nakita. So, sa awa ng Diyos ngayon, magkita na naman kami. Nandito na ako, bumalik sa kanila. Miss ko lang kay Al, sa kuya ko, sobrang pasasalamat ko sa kanya kasi dahil sa kanya, yung mga ate ko sa probinsya, kuya ko, natutulungan niya kasi buhay namin sa probinsya sobrang hirap. Yung tipong isang pain, isang tupa lang. Kasi wala na kaming magulang. Yung nanay namin. Magulang namin lamang na buhay siya. Kasi yung lola namin, noong October last year, nawala siya. Kaya wala na kami na sandalan. Tapos si Al lang, siya lang yung na tagpuan namin na tumutulong sa amin hanggang ngayon. Bawat isa sa amin magkakapatid, binigyan niya ng punan. Si Al kasi, ang dami niyang hirap na nadaanan. Tapos, siya yung proud na proud kami sa kanya kasi si Al, napakasipag niya. Kahit grade 4 lang yung natapos niya, ipinakita niya sa lahat na hindi porket wala siyang pinag-aralan kasi walang-wala kami. Kaya kami hindi nakapag-aral kasi wala kami masanda. Kaya noon inisip niya lumos dito sa Maynila hanggang sa nagtrabaho siya sa St. Francis. Yun, nakita niya may nag-ano sa kanya dito sa UNO. Hanggang sa sumali siya, yun, hanggang ngayon na naging successful na siya, nagpapasalamat kami sa UNO kasi sobrang laki ng nabago niya sa buhay namin. Hindi dahil sa UNO, wala kami ngayon sa kinatatayuan namin. At si Al, naging sobrang successful niya sa UNO.
ko sinasabi. Sanang ka lang lang, hindi ko pagkakataon ito. Kasama ko na. Akala ko kasi patay na siya. Buhay ko yun na bago, pati yung halos lahat, lahat ng kung ano meron sa akin, kotse, lahat ng achievement ko ngayon, galing sa Korea. And hindi naman kami magkikita ng nanay ko kung hindi ako nag-try masok sa UMA at hindi ko siya tinulungan. Sobrang sarap sa pakiramdam. And masasabi ko lang even sa mga first-timers, sa mga hindi pa kasali at saka member pa ngayon na nahirapan, normal, kasi ako sa totoo lang nagsimula ako sa UMA. Sobrang ang dami ko rin pinagdaanan bago narating ko ano yung nakuha ko ngayon. Yung araw na bumili ako ng sasakyan, yun yung araw na nagkita kami ng nanay ko. And sabi ko dati, isa lang naman ang hiling ko dati nung pupunta ako ng Manila is makita ko yung nanay ko. And hindi lang yun yung ibinigay niya sa akin. Sobrang sarap. So mas lalo ko pang tatrabaho ngayon yung dahilan ko. Mas lalo ko pang forsake sa buhay na pasenso kasi. Kung bakit hindi naman siya umalis kasi dahil sa pera. Ayoko na dumating sa panahon na magkahiwalay pa sa nag-i-encourage ako ng tao na pumasok sa UNO hindi para kumita, kung hindi para tulungan. Na kung wala silang pera, mas ini-encourage namin sila na pumasok sa UNO. Katulad ko na lang na sa labas, ang trabaho ko dati na dishwasher lang, na maliit lang yung kinikita, 150 lang per day. Sa yung kinikita ko nung nagdi-dishwasher ako ng isang taon, ngayon kinikita ko na lang siya ng isang linggo, ng dalawang linggo. Diba? So ang point ko lang, hindi pera yung nag-ibig. It's just a matter of time. Diba? Kasi yun naman yung pinakamahalaga, yung oras eh. Hindi lang ito. Alam ko, mas pag tinodo ko siya, pag sineryoso ko pa siya, meron pa akong makukuha. Gusto ko rin yung mga nasa ilalim ko siyempre, yung mga downline ko, yung mga business partner ko. Yun yung ginugol ko ngayon para makuha yung mga pangarap din nila sa buhay. Diba? Katulad ko.